Hello guys, this is Benji Palaran Jr., your trusted licensed real estate broker, entrepreneur, and your online marketer. So guys, I'm back with doing a YouTube channel. Nagpahinga ako ng couple of weeks of doing a YouTube channel because of some important matters na dapat natin ginagawa sa ating libro tayo. Kasi nga, nagpalitan man tayo ng MECQ. But no doubt, nag-adjust na aking negosyo at I do something about it. Pero kailangan mag-adjust tayo on a certain times sa panahon ng COVID-19. So, guys, ano yung topic natin for today? On my list, marami tayong list sa ating mga YouTube videos. So, I'm working on those lists right now. And good news, ang topic natin, ano yung mangyayari ang isang condominium or isang condo is more than 50 years. Okay. Maraming nagsasabi kasi na kung more than 50 years, divide na yung building, yung condominium, or mawawalan na ito ng side property na ito. So, alamin natin at talakayin natin ang 50 years rule ng isang condominium. So, bago ko sabihin lahat mga details ito or mga information na ito, please support me to my channel, click the bell button, and subscribe to my channel para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. So guys, panood at matuto. Okay, sa mga nakabili ng condominium or condo, tinatawag, huwag naman kayong matakot or mangamba sa sabi. Kasi nga nakabili ng condominium, meron lifespan daw isang condominium. So, dito tatalakayin natin, ano ba talaga yung 50 years rule ng isang condominium na property? Okay, so ito yun. The factors of element root must concede in order to declare a condominium building inhabitable. So, ibig sabihin, nakabili ng property. Diba guys? And condominium yung mga ang nabili mo. At aminin natin sa Metro Manila at sa mga Central Business District, mostly condominium na yung pinibili. And for me, ako nakabili ako ng condominium, one of my properties. And bakit ko gusto ang condominium? Dahil kasi meron akong video about that. Ano ba yung advantage pag bumili ka ng condominium? Bakit maganda isang condominium o nakabili ka? May mga factors na kailangan consider bakit ako bibili ng isang condominium. For starters, sabihin natin, I'm a starting family, kami, ng aking wife. So, bumili muna ako ng starter na property ng condominium. And probably, in the future, hindi naman ako ng bahay. Diba? Any depende yan sa prefer ng buyer, which is you are the buyer. And me, I will support you on your property requirements as a licensed real estate broker. So, alamin natin ha. So, ano yung dapat kung hindi na inhabitable, hindi na pwedeng tirahan ang isang property? Alalanin natin, lahat ng property o bahay ay may tinatawag sa wear and tear na tinatawag. Parang kotse. Ginagamit natin ang isang property araw-araw. So, magkakaroon to ng wear and tear. So, gamit ka ng gamit, maaari itong masira sa paggamit. Okay? Ganun lang yun. Kahit even cell phones, even ano yan, computer mo, CPU, marami yan. Ginagamit yung araw-araw, syempre, magkakaroon to ng wear and tear. So, ito yung mga kailangan natin alamin ha. Kung ang building ay existing excess of 50 years. So, alamin natin, maraming building ngayon na more than 50 years. Especially sa Makati. But still, nakatayo sila at inhabitable. Ang maganda dito kasi, kailangan mamili rin kayo ng developer na magaling siya mag-property management. Ano yung property management? Ang property management siya yung nag-aayos at nag-maintain ng isang condominium. Isang condo. So, kung ano yung nakita niyo sa mall, di ba? Like SM,
more than 50 years na sila eh. Honestly, yung isang building nila doon, sa Quiapo, more than 50 years na yun, honestly. But still, andun pa rin. Maayos kasi maganda ang kanilang property management. Second is, obsolete ba siya or economical? And dapat hindi to sira-sira. At very economical siya, hindi siya very dangerous katilaan. Kaya dapat maganda yung property management. So you can check all that property management or do a background check of each developer, yung mga past projects nila. Kasi doon natututo yung isang developer. Ano yung ginawa nila dati, na-improve nila yung ngayon nilang property. So, nag-i-expand din ang isang developer. And doon you can see ano yung mga ginawa nilang past projects. Kasi may list sila ng past project and you can do a background check. But, okay. And, number three is doors holding an uneconomical and that then 50% interest in the common areas are opposed to repairing or restoring or remodeling or modernizing the project. So, ibig sabihin ito, kung 50% na hindi na kayang i-repair at very obsolete na, at 50% ng interest ng common areas, which is yung hallways nyo, yung mga parking nyo, hindi na ma-repair ng property management, at danger na to sa nakatira, maaari na itong ibahin. So, maraming condition bago ibahin sa condominium. So, ito yung mga condition yan. So, kung isipin nyo, for 50 years, nakatira kayo doon, maaari nang na maaari rin yung gamitin ito in a certain way pagdating sa negosyo. 50 years, di ba? Okay, matakot. Kasi kung maganda yung developer na ka, yung handle ng property management nyo, hindi naman ito gigibay. Kaya depende pa rin yan sa status at sa kanyang value and kanyang stability as a building, as a structure. Okay. So, marami kayo natutunan dito. Next tayo dito. So, ito yung mga myths ng isang ownership ng condominium. Ownership of condominium ends after 50 years ba? Okay, it's not true. We have settled that is untrue. That condominium buildings are not only for 50 years. What is the basis of the 50-year rule? The ownership of condominium is similar to the corporation where unit owners are considered to be shareholders. This is the reason why major decisions such as renovation, repair of the building, or even the common areas must be voted upon by at least more than 50% of the homeowners. Okay, sa pagre-repair, halimbawa, marami nakatira sa isang community ng mga condominiums, kasi nga, ang mga condominium natin hindi na isang building, honestly, isa na siyang community base. Maraming condominium dyan. Magbubutuan ang mga shareholders or yung mga homeowners o nakatira para i-repair ba itong property na to or i-gawin pa rin stable or maintain. So, dapat more than 50% pag sila magsabing di-demolish na, diba, ang isang condominium. Kasi, kayo ang magbubutuan dyan. Kaya nga merong tinatawag na group of shareholders or unit owners, which is it will represent you, all the unit owners, to the developer. Kasi gagawa, nasa batas natin yan sa condominium Act 4726 na magbubuo ng group for the shareholders for the homeowner associations na tinatawag, yun eh, para magbutuhan ng representative para dun sa condominium corporation. Okay. Ano yung condominium corporation? Siya yung magiging corporation or corporation doon sa condominium community. Yun yung representative ng developer, which is yung nag-handle ng property management, nag-handle ng mga bills, and mga kailangan din sa condominium or disability, which is yung property management at saka yung corporation. Okay?
So, magbubuta ng 50%. Okay? Bago mawala yung masira yung isang condominium. At yung ownership nyo ay meron kayong voting power dun sa condominium. Ano ba yung 50-year rule? Yan, yun laging narinig. Ang dami na natang kayo yung condominium. Kasi nga, alam, 50-year rule lang siya. Ang 50-year rule based sa Corporation Code of the Philippines. When it's declared that life of corporation is only good for 50 years. Okay guys, kung alam niyo yung business 1 na 2-2 ba yun nyo? Kasi ako business 2. Business law 2-2. Medyo technical na tayo dito guys. Kasi nga, we're basing in the law. Kasi as in real estate, you must know the law, legal laws of corporation. So, kung nakapag-aral guys ng business law, 102 ba, yun ang tawag doon. So, ang isang life ng isang corporation ay 50 years. But more than, kung sobra na yung 50 years niya, doon na magpuputuan yung mga owners para i-renew yung corporation. Okay, yun yung 50-year rule, yung corporation, yung condominium corporation. Okay? So, who will leave the termination of a condominium project? Yes, so, this means that the dissolution of condominium or corporation will lead to the termination of the condominium project. Of course not. Diba? Ito yung sinasabi, hanggang 50 years na, wala na. So, meron tayong corporation code that gives the right the corporation to renew. Ayan na, to renew their existence for another 50 years and therefore a condominium corporation may do the same, renew their registration while coexisting with a residential condominium building for long as fit for human habitation. So maraming kailangan ihit to. After 50 years, magbubutuan para i-renew yung corporation, condominium corporation, and for another 50 years. So, 50 plus 50 is 100 years. Okay, di ba? So, yun. And, dapat ay yung condominium ay very existing pa siya at fit for human habitation. So, dapat safe yung building, maayos, hindi siya danger sa nakatira, hindi rin danger sa environment o sa labas. So, yan ang detail natin sa building code. Okay, yan yung 50-year rule na tinatawag. Pero yun ang corporation code. Kasi ang isang buhay ng isang corporation ay 50 years. Nasa patas natin yun. Okay? So, alamin natin lahat yan. Dahil it will apply yung batas ito even sa patasan. Lalo sa mga gumagawa ng negosyo na may 50-year rule ang isang corporation. Okay, ito ang tanong dito sa buying a condominium unit is not a good investment. It depends sa preference nyo. Yan. Kasi, bakit ko sinabi to? Preference pa rin ang buyer. Kung ano. Ang maganda ngayon kasi sa mga condominium, merong video dyan. I can provide the link below to the description para kung may mga tanong kayo about condominium, I have a video for that para ma-educate kayo about the videos, diba? And it depends naman sa preference niyo kung talaga ano yung gusto niyo doon sa condominium, doon sa property. Kasi nga, ang bahay wala na sa Manila, wala na sa mga Central Business District, nasa mga karating probinsya na ngayon. At mostly condominium na ngayon. At maganda dito ngayon, ang ating mga condominiums are now changing a big discount ngayon kasi nga because of the COVID-19 nagbago na yung mga presyo. So nagkaroon ng mga liwi ang mga developers, isang yun. And second, nagkakaroon na rin ng extension sa mga payment dahil sa mga down payment. At ang maganda dito, ang Central Bank of the Philippines ay hindi pinapataas ang interest. Hopefully, tulungan natin ang real estate industry natin umangat at nakabigyan din kayo ng green property niyo, which we like to help you on your property form. So,
marami pa rin advantage pagdating sa COVID. Kaya natin ito, kaya natin ituloy itong ating hanap buhay. So, and guys, thank you very much for watching this video, guys. And I hope huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe because we are now 1,310 members na ang mag-subscribe. And please subscribe to my channel, guys. And we will help you to your real estate needs, to your property requirement. So I'm a licensed real estate broker and I have my email address and my phone number. So I hope may natutunan kayo dito sa ating video na ito. So if you have suggestion, please comment below about condominiums or any property that you need, or contact me on my cell phone number. So guys, huwag niyo kalimutan, i-press ang bell button at mag-subscribe para meron kayong update sa aking mga video. So hanggang sa muli at magandang araw sa inyong lahat. Bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.